So, andito naman po tayo ngayon sa panibagong video natin. So, yung gagawin po natin ngayon ay gawin natin desktop, PC, yung mga CP natin. So, di ko napapatagalin. Umpisa na natin. So, una po natin gagawin. Punta po tayo dito sa notes ko kasi andito yung link. And then, ayan po, open po natin siya sa Chrome. Ayan po. Wait lang po natin siya. Mapupunta po tayo dito. And then, ida-download natin yung link. So, igigit muna natin. So, ito po. Continue to... Ayan po. Click po natin yan. So, yung gagawin po natin, i-scroll down po natin para mag-countdown yung seconds dito. Ayan, hintayin lang po natin. Ayan po, nagka-countdown na po siya. So, baba po tayo. Ayan po yung git link, pindutin po natin. Ayan. And then, download po natin siya. Then, download. Ayan. So, ayan. Hintayin po natin. So, yung gagawin po natin dito, tapusin muna natin i-download yung link para makuha natin yung application. So, ayun po, makikita nyo po, mahina yung connection. Depende po yan sa ginagamit nyong network. So, wait lang po. So, ito po. Open lang po natin siya. And then, install po na. So, yung gagawin natin dito, wag muna natin i-open. Dan lang muna. Ayan. Tapos, search po tayo sa Google ng magandang wallpaper ng phone natin. Depende po sa gusto nyo. So, yan po. Nakagawa na po ako. Nakadownload na din po. So, yan po. Nirotate ko po siya para pag nilandscape ko, maganda po yung itsura niya pag naka-desktop launcher. So, ito na po. Pindutin po natin to. Yan. So, automatic papasok agad tayo sa launcher ng Windows 10. So, ayun. Nakikita nyo po. Ayan. Nalandscape po natin ganyan. So, yung gagawin po natin dito, una, pindutin natin itong, ayan o, yung start button sa baba. And then, settings. And then, dito sa taas, default launcher settings. And then, yes lang po natin to. And then, itong home screen apps. Piliin po natin WinX Launcher. Change home screen. So, ayun. So, gagawin po natin dito. Naka-landscape na po tayo ngayon. Ayan. Gagawin natin. Punta tayo dito sa this PC. And then, allow lang po natin. And then, tawag tayo ng device name natin. Kunwari, Gerald Gomez
vlogs. Then, so ayun po, parang desktop na desktop talaga siya. Then, piliin po natin itong video. So, ayun po. And then, X lang po natin. And then, kung gusto nyo pong mag-add ng icon, yung gagawin po natin yan, pili lang po dito na application na gusto natin i-add. Kunwari, ito, and through, oh, knife dash. I-long press lang po natin siya, and then, create shortcut. So, ayun. So, ayun po. Nakalagay na po siya dyan. So, susunod natin gagawin kung paano ito maging transparent na taskbar. So, ayun. Settings ulit. And then, find po natin yung transparent. Ito po. Enable lang po natin yan. And then, back. So, ayun na po. Tapos, kung gusto mong mag-add widgets dito, long press mo lang yung empty space. And then, add widgets. Launcher. And then, pili ka po dito. Piliin ko po to. Okay. So, ayan na po. Tapos ito, settings. So, ayan. Tapos ito, allow lang po natin yung contacts para dito natin makita. And then, yan. Depende sa gusto mong pindutin. So, yun lang po. Sana may matutunan kayo dito. And then, I hope magustuhan niyo po. That's all.